Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Maybunga Elementary School Annex. Dito ito sa lugar ng Eusebio Bliss, West Bank Road, Barangay Maybunga. Sa kasalukuyan, makikita natin si Mayor Vico Soto dito na kasama si Mr. Simon Romulo Tantoco at mga ilang kawani ng gobyerno. At naminigay sila dito ng 80 food packs at 80 sleeping kit para doon sa mga nasunugan kamakailan doon sa boundary ng Pasig Cainta. Sa inyo. Kamusta po kayo? Alam ko pong mahirap ang pinagdaraanan ninyo at kami po ay nandito lang, ang lokal na pamahalaan natin ay nandito lang para makatulong kung paano tayo pwedeng makatulong. Alam kong baka kulang po ito, pero basta kung ano po yung kaya, gagawin po natin. Ano? At magdasal lang tayo, manampalataya tayo sa Diyos, at sigurado naman po ako na malalagpasan natin ito. Sir Bryant, yung food item, food and non-food, nandito na. Opo, konting tulong lang po. Dahil alam po namin na yung mga anak po ninyo, mga mag-aaral din po natin, ano? Si Congressman Roman, nandito po si pamangkin niya, si Simon, nandito rin po at naghatid din ng konting tulong. Papasalamat tayo sa DepEd, sa DSWD, siyempre sa ating lokal na pamahalaan ng Pasig, dito po sa tulong natin. Hindi ko po pahabain na para dire-diretso na po at makuha niyo na po yung konting tulong, lalo na ngayon ay medyo maulan, ano? So bago dumilim, bilisin na po natin yung pag-distribute ng mga goods natin. So maraming salamat. God bless you po. Iingat po tayo parati. So, ang gagawin po natin, para hindi po magulo, Lawrence, iaabot na lang po ng mga staff ng po ng City Government of Pasig at ng staff po ni Kong Roman yung mga relief packs po natin sa mga gilid niyo po. So, pa-assist naman. Mali po, kuha niyo po dito dalawang set po ng food packs tsaka dalawang set po ng non-food. Ha? Isa po galing sa city government at yung isa po ay galing kay sa office po ng ni Congressman Roman. Ayan nga mga kaibigan, sinimulan nang ipamigay itong mga food packs na ito at itong mga sleeping kit na galing sa city government natin. Napansin natin hindi naman sila pinatayo na dun sa pinagkakaupuan nila at para hindi nga maging magulo. Mga kaibigan, napag-alaman ko na itong mga nasunugan na ito ay hindi mga taga-Pasig, mga taga-Cainta pala sila na kaya lang ay yung mga anak nila ay dito mga nag-aaral sa lungsod ng Pasig. Nakikita nga natin dito na nagtutulong-tulong itong iba't ibang departamento ng city government natin para maiabot ng maayos itong mga tulong na ito. So magandang hapon po ulit sa inyo lahat. Konting ano lang po, konting pagbati po ang galing kay Sir Simon Romulo Tantoco na representative po ni Congressman Roman. Palakpakan po natin. Hello po. Actually, karamihan po sa atin dito, taga-Cainta, no? So, maikwento ko lang din po, yung province of Rizal. Malapit rin po sa akin yan kasi yung pinsan ko po, taga-Taytay po si Mikey Morada at si Cathy Gonzaga. So, taga-Taytay po sila. Tapos, yun, kahit pa paano, yung province of Rizal, malapit din po sa puso natin yan. And then, alam naman po natin, whether or not tiga-Pasig o hindi, welcome naman po dito sa amin. Yun lang po, maraming salamat po. So, salamat po ulit, Sir Simon. So, pagsalitain po natin ang ating pong buting chief ng ating division office, si Dr. Victor Javena. Thank you po at Mayor, at ating Mayor, sa ating Congressman, representing Sir Simon, Sir Brian, at saka mamagis. Magandang hapon po, although maulan, at mabiyaya po umaga ito. At indeed, kahit po tayo ay, ito po ay, ang intention po ng programang ito o ng pagbibigay nito ay para po sa lahat ng mga estudyante po ng Pasig, kahit hindi po ito
naka-locate dito, hindi po nakatira, basta estudyante po ng Pasig. Ganun po ang pagpapahalaga niya ginagawa sa lahat. No? Pati po, kung natatandaan nyo, kahit po yung tablet natin, ang ating mga laptop, ay binigyan po lahat ng mga bata, kahit hindi po taga-Pasig. Dahil ang gusto po ng ating mayor, lahat ng mga nag-aaral ay pare-parehas na mabigyan ng mga yung mga ganyan. So ito po isang paraan ng ano pagtulong po no sa ating mga mag-aaral. At kami po sa division office ay natutuwa no sapagkat ito pong bagay nito ay malaking tulong po no sa ating mga mag-aaral. At i-request din po sana natin kasi meron daw pong mga ilan na yung pati yung tablet ay nakasama doon sa nasunog. Mayor. Ayan, so i-request po natin at tingnan po natin kung ano po yung magagawa doon po sa mga bagay na iyon. Pero rest assured po na lahat po ng mga estudyante natin dito sa Pasig ay iniingatan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. So marami pong salamat sa ating pong Mayor Bico Soto, sa ating pong sugo ni Congressman Romulo, ang ating pong si Sir Simon Tantoco Romulo, sa ating pong PRRMO na si Sir Brent Wong. Ryan Wong. Sa ating pong chief na si Dr. Victor Javeña at ang ating pong mga tumulong ng DSWD, yung ating pong sa LGU, ang mga Piseo, at saka isa pa po, yung ating mga guro na narito. Kami po ay gumawa ng paraan para po makontak ang ating pong division office na DRRM, si Ma'am Mabel Tyson. Kaya siya po ang pinaka nag-initiate na tumawag po ng tulong. Kaya magpasalamat po tayo sa lahat, lalo po sa ating nag-umpisa. So, masigabong palakpakan po sa kanila at magandang hapon po sa inyo lahat. Yes, ma'am. Yes, ang exit po natin, unang lalabas po yung sa likod, doon po ang daanan. SDR course, paki-assist please. Pasok na rin dito. Doon po sa kabila ang exit. Mayor, anong ano ito, kalagayan nila? Bakit estudyante pero sa Rizal na sunugan? Actually, mga taga-Kayanta po ito. Okay. Pero mga, di ba, sa DepEd o sa mga paaralan na... Mga start po natin from the city government pass is yung mga... Sa DepEd kasi, paminsan, tumatawid ka ng LGU eh. Kung saan okay. Lang yung may available na para kung saan ka mag-i-enroll. Kunyari, nakatira sa San Andres sa Kayanta, meron pong nag-aaral dito. Oh. Oh, meron din naman minsan taga Pasig na nag-aaral sa ibang LGU eh. Minsan. Kasi doon malapit. Kung saan malapit, kung saan may bakante. So, ganun talaga eh. Ang DepEd naman, isang ano yan, di ba? Isang malaking ahensya ng ating pamahalaan. Hindi naman para piliin na, uy, taga Pasig lang to. Pag hindi ka taga Pasig, bawal ka mag-aaral. Hindi naman yun ganun eh. So, based sa address, based sa bakante, sa mga schools, ganun po yun. Ngayon, ito pong mga residente ng Kayanta, actually sa may boundary po ng Pasig nangyari yung sunog. So, natural lang po na marami sa kanila ay nag-aaral sa Pasig. So, nagbigay ang lokal na pamahalaan ng konting tulong. Hindi naman ganun karami. Konting tulong lang, pantawid lang. Wala ngayong financial assistance, usually pag sa Pasig talaga, nagbibigay tayong financial assistance. Ito ano lang po, food saka non-food items. Nagpadala rin si Kong Roman ang konting food boxes sa DSWD. So, ganun talaga, nasunugan, nakita naman natin yung mga bahay nila talagang walang-wala sila ngayon. So, konting tulong lang po. Ano po, regarding this, tinatanong yung doctor, ano na yung sa tablet daw, na nasunog din? Gagawan natin ang papalitan po yun. Anyway, may binibili po tayong bagong batch. Kasi ang ginawa po natin, yung mga graduating students ng grade 12, yung tablet nila, ibibigay na sa kanila. So,
magka-college na sila, baon na nila yung tablet nila. Yes, yung mga grade 11 saka mas bata, kailangan nila isoli muna sa school para makasiguro rin tayo na hindi mawawala, hindi ibebenta, hindi mananakaw, hindi masisira. Pero bibigyan pa rin sila para sa next school year. Pero yung grade 12, sa kanila na yun. Kanila na yun. Okay. So itong mga to, dahil meron tayong order ng para sa bagong batch, kung may nasunugan na yung tablet nila ay nasira, nasunog, palitan natin. Hindi lang agad-agad, pero yeah, palitan natin. Okay. Thank you. Pinadala ni Congressman Roman Romulo. So meron tayong 80 na food packs at the same time, meron din tayong 80 na kumot. So tamang-tama rin, lalong-lalo na yung kumot kasi umuulan, medyo mahangin. And then, karamihan po dito actually, tiga kainta. Pero we all know naman that pagdating sa Pasig, if we can help, we help. And everyone is welcome. Tapos, share ko na rin, on a personal note, malapit po sa akin yung province of Rizal. Kasi yung pinsan ko po, si Alex Gonzaga pati si Mikey Morada taga doon eh. Although si Mikey consel siya ngayon ng Lipa, madalas po siya na bisita sa Taytay Rizal kaya na Alex. So shout out po kay Mikey, Ate Alex. So bisita naman kayo dito. Kaano? Oh, yun lang po. Okay. Apo, nagpa-ganan din po tayo ng responders po doon sa nasunugan po dito sa gilid. Oh, so kabuuan 80 sila. Ang kabuuan po na 80 is mga estudyante po ng ng Pasig. Okay. Pero yung families po na involved po doon sa sunog, yun po yung hindi ko ma-determine. Yeah, napakarami. Sir, tanong na rin namin sa inyo, may LPA na tayo ngayon, naghahanda na rin ang ating lungsod. Opo, naghahanda naman po. Like yung nangyaring sa competition, yun po yung paghahanda din po natin. Yeah. So sa mga trainings po, ongoing po lahat ng trainings. Sir, congratulations pala, no? Ibalita na rin natin, sir, sa mga Pasigueño. Opo, yan po, pinabalita po na yung NCRPO SAR competition po 2021 ay nag-champion po ang Pasig. Led by, siyempre, Colonel Arugay as PNP po. Sila po ang nagpa-competition eh. So, kasama po natin si Colonel Pinagod ng PSP. So, nag-tandem po kami tatlo para matrain po yung mga tao natin for the competition. Okay, sige. Sir, salamat na marami. Ma'am, ano masasabi mo sa tulong na naibigay ng Pasig City Government sa inyo? Napakalaking tulong po sa amin. Sige na kami. Makaka-resort. Taga-Kainta ba kayo? Ganun? Ako po, taga-Pasig po talaga. Ako yung asawa ko lang si taga-Kainta. So yun na, kinatitiri ka ng bahay nyo na nasunog. Ano nakakasakop? Huh? Ano nakakasakop dun sa bahay nyo na nasunog? Nakakasakop po? Oo. Hindi ba? Kasama ka ba dun sa mga nasunugan? Ako. Oo. Kasama ko. Mm-hmm. So ano nakakasakop dun, Kainta ba o Pasig? Kainta na, pero nabigyan tayo ng tulong dito ni Mayor Vico Soto at saka ni Congressman Roman Romulo, no? O, ano masasabi mo sa kanila? Napakalaking tulong po yun sa amin. Okay, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po kay Mayor Vico Soto at kay Congressman. Okay, thank you. Nag-aaral. Isa ka rin sa nasunugan? Opo. Okay. Ma'am, ano masasabi mo sa tulong na naibigay sa iyo ng city government? Ay, sir, nagpapasalamat po ako ng napakarami kay Mayor Vico Soto sapagkat kahit hindi kami taga Pasig, nagmalasakit na magbigay sa amin ng tulong. So, taga-Kainta talaga kayo, no? Hindi nasunog yung bahay mo, taga-Kainta kayo. Opo, totally was out po talaga yung bahay. Was out talaga? Opo. Pwede mo bang pakikwento yung pangyayari no, na kasalukuyan nasusunog? Ay, nung time na yun, sir, katatapos ko lang po talagang maglabas. Tapos, nagpahinga lang po ako sandali. Tapos, maya-maya nagsigawan na po yung mga tao na nasusunog na. Ay lang po, ang bilis-bilis po talaga ng... Assist na natin, bigyan na natin sa kanila yung ano po? Kung ano na lang po talaga yung wala po kaming nadalang mga appliances namin, lahat po talaga nasunog. Pati po yung mga binigay ni mayor na mga gadget sa mga bata,
nadala ko man po, kaya lang pagdating po sa taas, kasi taranta na po yung mga anak kong maghahakbo, hindi na nila alam kung saan nila nilalagay. Pagtapos noon, doon na lang po namin na malaya na nawawala na yung mga gamit ng mga bata. Eh yung tablet na nasama pa sa sunog, nabigyan pa kayo ng tablet? Ganun, hindi naman po siya nasunog, kaya lang nawala po sa taas pag-akyat po ng mga gamit namin. Ah, ganun. No po, may siguro po sa sobrang taranta ng mga tao, may nakadampot yung iba. Ibig sabihin na meron ka rin na anak na estudyante dito sa Pasig, gano'n? Opo, puro Pasig po nag-aaral yung dalawa kong anak. Isa pong Rizal High, STE, at naka, isa pong may bunga mo. So lahat ng tablet na binigay ng city government talaga ka, nawala po, opo, nawala po. Kasi magkasama po, yun po yung unang-unang inisip ng mga anak ko, yung gadgets nila. Okay, yeah. Opo, nakakalungkot nga lang po talaga. Okay, panoorin mo itong video na ito. May sinabi si Mayor Vico Soto dito na papalitan yung mga tablet na nakasama sa sunog. Opo. Ayun. Salamat, Mayor. Salamat. Napakabait mo talaga. Wala akong masasabi sa kabaitan. Okay, thank you rin sa'yo. Alam ko marami din po sa inyong taga-Pasig dati, may pamilya pa rin sa Pasig hanggang ngayon. At ang sigurado po ako, yung mga anak ninyo sa Pasig nag-aaral. Kaya itong tulong na ito ay hindi lang po para sa inyo mismo, kundi para din sa mga anak ninyo. Kaya at nabalitaan ko rin po pala na yung iba, baka nasunog yung tablet, hindi na nakuha. Huwag po mag-alala, basta mag-coordinate lang po tayo sa mga guro, sa mga principal natin, kung anong paaralan man yung mga anak ninyo, gagawan din ang paraan niyan para mapalitan natin. So muli po ay salamat po, itinagpasan. Kung ano pa yung pwede namin maitulong, ay handa po kami tumulong. Bless you. Mag-iingat po kayo parati, lalo na medyo maulan po ngayon. Pero di na lang natin nahabaan at dinistribute na rin yung mga goods habang bumabati po kami para mas mabilis na at makauwi na rin po kayo. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo parati. Taya, narinig natin ang sinabi ni Mayor Vico Soto na yun mga tablet na mga nasunog ay papalitan. Ito nga yung mga naging kaganapan dito sa May Bunga Elementary School Annex dito sa West Bank Road, na kahit umuulan ay sumugod si Mayor Vico Soto dito para magbigay ng tulong. Pasig News Update.